Hi guys, it's me Elizabeth Villal. So welcome back to my channel. In today's video guys, isi-share ko sa inyo kung paano tayo mag-register sa Payoneer at makapag-create tayo ng account. From the words pay, Payoneer. Sa Bisaya, Payoneer. Itong Payoneer guys, isa itong payment app tulad ng GCash, ng Paymaya at kung ano-ano pa. So pare-pareho lang yung function nitong Payoneer. At kadalasan is ito yung hinihingi ng mga US client if nag-freelancer ka or nag-VA. So interesado ka ba sa pag-register ng Payoneer? Then let's get started. Ang una natin gagawin is punta tayo dito sa ating Play Store at i-download natin yung app na Payoneer. I-search lang natin yung Payoneer at click natin itong install. And then, antayin lang natin matapos and i-click natin itong open. Pagkatapos nating ma-download. And then, pagka-open, ito na siya. Makikita natin yung kaniyang logo and then click natin itong register. So, pagka-click natin ng register, kailangan nating i-identify kung nag-o-own ba tayo ng company or an individual. So, for me, I click individual and then click next. And then, dito i-identify natin yung ating location. So, hanapin lang natin yung Philippines. Click natin yung Philippines and then click next. And then dito is kung ano yung purpose natin. So sa akin is freelancer. So kung online seller ka, i-choose mo lang yung online seller. And then i-click mo lang ulit itong next. And dito naman is kung paano mo siya gagamitin. So sa akin is to get paid by client or freelance marketplace worldwide. So choose mo lang siya. And then click mo ulit itong next. And then click OK to proceed. And then dito naman is mag-fill up tayo ng ating more information regarding dito sa ating Payoneer application. So dito is set up natin yung ating account. I-type lang natin yung ating first name, last name, email address, and i-retype ang email address and then birthday. And then click lang natin itong I'm not a robot. And then click next. And dito naman yung ating address. Type lang natin yung ating street and number, city, postal code, and then your phone number. And then may masisend sa'yo na verification code at i-type mo lang dito. Pagkatapos mong ma-type ng yung verification code, i-click na ulit natin itong next. And then dito naman is magsa-set up na tayo ng ating password. Enter your password and then sa baba is re-enter mo. And then security questions, yung hindi mo malilimutan yung sagot. And then yung ID kung saan siya nakuha, so Philippines, kaya nasa Philippines tayo. And then dito naman sa baba is ID type. I-click mo lang itong arrow down and then ito yung mga available na ID na pwede mong i-set up dito. Sa akin is gagamitin ko itong driver's license and then enter lang natin yung ating ID number sa driver's license. Pati yung dash i-type mo dito. Ika-copy mo lang mula sa yung ID card. And then sa baba yung expiration date. So dito i-click mo lang itong year sa taas para maka-choose ka ng year. And then dito naman is i-arrow mo lang siya left or right. And then yung month and then select the date. And then click next. And then, ito na yung final steps. Mag-set up na tayo ng ating bank account. Click natin yung personal. Kung meron kang business, choose mo yung business. So, sa akin is personal. Yung country is Philippines. And then, currency, PHP kung peso. And USD kung dollar. And then, dito sa baba is yung ating bank name. Kung ano yung ating bank. So, for example, PDO Union Bank. And then, yung account name dapat match sa yung name na nakaregister dito sa Payoneer. And then, account number. And then, agree lang natin itong dalawang condition or terms dito.
Then, click natin itong submit. At ayan na yung last steps ng ating application. So, under review na yung ating application. And then, verify natin yung ating email address. Punta tayo dito sa ating email account. And then, please verify your email. Click lang natin itong verify your email. And then, pagkatapos ito na siya yung ating notification, you are successfully verified. And then, makareceive tayo ng email na yung application natin sa Pioneer takes 3 days to review. And then, after a few minutes, so ilang minuto lang is nakareceive na ako ng another email from Pioneer na approve na yung aking application. So, ayan, ganun lang kasimple. Ayun guys, na-share ko na sa inyo kung paano. I hope may natutunan kayo. And don't forget to click the subscribe button below and click the notification bell para lang ka-updated sa mga bagong video. Thank you for watching! Bye-bye!